Hi! Kamusta ka? Ako nga pala si JC Legaspi at welcome dito sa channel ko. And welcome din sa panibago nating video. So para sa video natin ngayon, isasagutin ko yung tanong ni Weven Labisig. So yung tanong niya is Labisig ba o Labisig? Hindi ko alam yung pronunciation ng ano niya, yung apelido. So yun na yun. So yung tanong niya, sinulat ko na lang dito sa kamay ko kasi hindi ko kapakabisado. So yun, sinulat ko na lang dito. So yung sabi niya, nag-ROTC ako nung first year college po ako. Masasabi po bang reserve army na ako? So yun yung tanong niya. And bago natin sagutin yan, so kung bago ka lang dito sa channel na to, wag mo nang kakalimutan mag-subscribe. At syempre, i-hit mo na rin yung notification bell and choose all para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. And syempre, huwag mo na rin kakalimutang mag-like at mag-comment sa ibaba. So, yun, para madagdagan na yung 1K subscriber natin. Actually, 1,030 na. And patuloy pa yung dadami. Please subscribe. And of course, salamat sa inyong lahat. And dahil mag-subscribe ka na rin dito, kung bago ka lang, salamat din po. And marami pa tayong pagsasamahang video. At before tayo dumako sa tanong ni Weven Labisig, is quick intro muna and then tara! So, ayun na nga, sasagutin ko na yung tanong ni Sir Weven. So, yung sabi niya nga kanina, nag-ROTC daw po siya nung first year college siya. Tapos, masasabi na daw po ba na reserve army na siya. So, yung sagot ko doon, so, depende. Kasi, may mga ROTC na yung organization lang na for school not recognized by the government. So, ano ba yung ROTC na recognized by the government? So, ito yun. Yung kapag first year college, pwede kang mamili ng NSTP subjects mo. May 3 kinds of NSTP subjects. The ROTC, and CWTS, and LTS. Tatlo yan. So, regardless of your course. Kasi may mga course na hindi talaga pinapayagan na kumuha ng ROTC na subject, ROTC na NSTP. Kasi masyado hectic yung schedule nila. So, hindi sila pinapayagan ng teacher nila. And may mga course naman na free ka kahit anong kunin mong NSTP. So, si Sir Weven, yung pinili niya siguro yung ROTC. So, Sir Weven, ito yung may tanong muna ako sa'yo bago ko sagutin yung mga ano. So, kung sa tingin mo, check naman lahat ng tanong, nakuha mo naman, yun na yun, Army Reserve ka na. So, ito yung una kong tanong sa'yo. So, yun na nga, sabi ko nga, subject yung ROTC. So, kung naging subject mo yung ROTC, so, yun, pwede ka maging, Army Reserve ka. Kung subject mo yung, every Sunday, sa amin kasi every Saturday kami nag-formation. So, half day yan. So, yun talaga, pag ROTC yung kinuha mo, talagang challenging yan kasi half day. So, unlike sa CWTS is, walis-walis lang yan, tapos pagkatapos, upo, and then attendance, and then uwi. Yun. Yun yung sa amin, ewan ko lang kung meron pa iba. So, actually, more on community service nga, yung CWTS. And ROTC, nagpo-formation kayo, and nagpo-community service pa kayo. So, dalawa yung task nyo. So, yun, nagpo-formation. So, kung napagdaanan mo din yung POS, or Presentation of Sponsors and Escort, POSE, yun ba? Yun. And of course, yung RAATI, Regional Annual Administrative Inspection. So, yun. Pwede. Pwede ka na maging Army Reserve. Pwede. Army Reserve ka na. So, sa case kasi namin, hindi namin napagdaanan yung RAATI because of this pandemic. So, actually, before this pandemic starts is magra-RAATI na sana kami. Actually, 3 days na yun. 3 days na lang, RAATI na namin. So, suddenly, nagsimula itong pandemic and so, nasayang yung pag-prepare namin, yung pag-marcha-marcha namin sa ulanan, naputika kami. So, yun, grabe na yung pag-prepare ng mga officer. So, yun, kung napagdaanan mo yun, check another check again. And then, next. So, di ba, yun nga, check na yun.
So, yung next nga, pag natapos mo yung lahat, is meron ibibigay na, may sariling graduation kasi yung sa amin, may, ewan ko lang sa iba, may sarili kasing graduation na yung mga ROTC. So, yung tawag sa mga kadeti, yung tawag sa kanila is, yung tawag sa ina-undergo nila na basic ROTC yung tawag sa mga cadets. So, yun. Yung tawag sa'yo, sir, kung hindi ka officer, yung tawag sa'yo is basic ROTC yung napagdaanan mo. So, yun. Sa basic ROTC, pag natapos mo yan, may ibibigay sa'yo na certificates or certificate. Rather, certificate kasi isa lang. So, dyan sa certificate na yan, stated dyan na natapos mo yung basic ROTC. So, sa mga officer kasi, basic ROTC and advanced ROTC yung ina-undergo namin. So, yun. Hindi ko lang alam kung paano makapag-undergo ng advanced ROTC. Hindi ko lang alam kung ano yung process ng advanced ROTC yung isang kadete or kadet na sa pagiging ROTC. So, yun. Hindi ko alam yung process. So, yun. Balik na tayo dun. So, may sariling graduation yung ROTC. So, sa amin, pero hindi ko lang alam sa ibang school. So, sa graduation na dyan, ibibigay nga yung certificate stated na talagang complete mo yung basic ROTC and you have your serial number there. Makikita mo yung serial number mo. So, lahat ng kadete, mabibigyan kadete, officer, mabibigyan lahat ng serial number. So, yun. Kung na-receive mo yung certificate na yun, another check. Yung tawag sa'yo, standby reserve. So, yung, sa mga officer na laging nagre-report sa CDC, yung tawag is Ready Reserve. Ready Reserve yung tawag sa amin ng mga officer kasi lagi kami nagre-report sa CDC or Community Defense Center. So, yun sir, kapag meron kang certificate na yun at nakuha mo yung serial number, yung tawag sa'yo, isa ka na, Reserve Army. Yung tawag, Standby Reserve. So, ano naman yung gagawin kung hindi mo nga na-receive yung certificate na yun na may serial number? So, kung sa tingin mo naman, subject ko naman yung ROTC, napagdaanan ko naman yung nagpo-form araw, every Saturday, half day, and pagdaanan mo naman yung POSE, or Presentation of Sponsor and Escort, actually POS ang tawag naman dyan, pero ganun na yun. Tapos, napagdaanan mo yung RATI, or Regional Annual Administrative Tactical Inspection, so yun. So, tapos hindi ka naka-receive ng certificate mo. So, don't lose hope. So, it means na talagang napag-under mo, nadaanan mo yung requirements sa basic ROTC para magkaroon ka ng serial number. So, yung gawin mo, para makuha mo yung serial number mo or certificate mo, is dalhin mo yung record mo, or kung may record ka, or kung may tawag dito, yung TOR or proof na talagang na-undergo mo yan and pumunta ka sa anything na proof na pwede maging proof na talagang nag-undergo ka ng basic ROTC and pumunta ka dun sa pinakamalapit na CDC or Community Defense Center sa lugar nyo. So, or yung CDC na humahawak sa school nyo, pumunta ka dun. And ipacheck mo sa kanila yung record mo kasi asikasuhin ka naman nila. Sabihin mo lang dun, sir, natapos ko naman po yung basic ROTC sir sa ano. Pwede ko po ba makuha yung may record po ba kayo dito kasi gusto ko pong makuha sana yung serial number ko. So yun. Tapos ibigay mo sa kanila yung proof mo kasi yun naman dapat dapat meron kayo niyan. So actually meron ako dito yung certificate ko nandito, wait lang kukunin ko. So lagi kong dala tong certificate na to kasi lahat ng file ko nandito sa ano na to. Certificate of completion, be it known that sergeant, dyan si Sir Yuri Gaspar, program of instruction. Hindi, iba to, ibang training to. Sa BMAT yun. Marami kasi akong certificate sa ROTC, ang dami ko kasing sinaligan, ang dami training, gano'n. Nakuha ko lahat. Yun, masyado masipag tayo eh. Maganda naman talaga yung gano'ng mga may experience kasi gano'ng. Yan, pakita ko sa inyo. So, ayan Sir Weben, yan yung binigay sa akin na certificate. So, andyan yung logo ng Philippine Army. Diba yun?
Oh, ito. Ayan. Tapos, ito yung... where's my serial number? So, for having satisfactory completed the requirements of the Reserve Officer Training Corps ROTC component of the National Training Service, National Service Training Program. So, ayan, hindi nga pala dito naka-state yung ano ko, yung serial number. So, yung serial number, basta may bibigay, hindi pala naka-state dito sa ano yung serial number. Ay, ito! AFB Reservist, ito pala. Andito pala sa ilalim, ayan. Ayan, o. So, yan. Takpan ko lang yung serial number, ha. Yan, AFP Reservist Serial Number. So, yan, MS Military Science, tapos blah, 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 number na yon. So, yun, dapat merong ganun, Sir Weben. So, kapag may serial number ka, it means na Army Reserve ka na, Standby Reserve ka na. So, yun lang yung gagawin mo kung hindi mo man na-receive yung certificate mo or yung serial number mo. So, yung gawin mo, pumunta ka sa pinakamalapit na CDC at magdala ka ng kahit anong proof na talagang na-complete mo yung basic ROTC. So, tapos itanong mo sa kanila and hahanapan kanila, and kung wala naman silang records sa inyo, eh, basta may proof ka, gagawan kanila, i-request nila dun, and then until mapermahan, isasabay ka sa ano. So, yun, gagawan nila ng paraan yan na mabigyan ka ng serial number kasi importante yan. So, yun lang, Sir Weben, sana nasagot ko yung tanong nyo. So, sana satisfied kayo sa sagot ko, and sana nagustuhan nyo rin. And, syempre, sa mga nakapanood nito, sa may knowledge about sa tanong ni Sir Weben, please comment sa ibaba kung ano yung suggestion nyo, or kung may kulang dito sa sinabi ko, comment na lang po sa ibaba kasi hindi naman ako talagang perfect na, you know, tao or reservist na alam ko lahat. Pero yun lang yung alam ko. Pero actually, kapag ano, yun naman talaga. So, yun lang guys. So, sana nagustuhan nyo itong video na to. And of course, sana din, bago natin tapusin yung video na to, nakasubscribe na kayo at i-hit nyo na rin yung notification bell at pindutin nyo yung all para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. At syempre, don't forget to drop a thumbs up and a comment down below. And that's it for today's video. Once again, I'm JC Legaspi and welcome to my channel, and see you next video. Bye-bye!